Hello, champions. I'm back again for another SDL session. So I hope you're all doing good. New normal is really great. Kasi yun nga, you are learning at the very comfort of your home. So kasama mo yung family mo. Yun yung isang maganda or it's a good advantage na nitong new normal na to. So anyways, so as you can see dito sa slides ko, so makikita mo agad yung malaking word na yan, grip. So today, yung pag-uusapan natin or yung session natin for self-directed learning is showing grip in works and resilience in finishing what is started no matter what it takes. So kumbaga yung pinaka center ng usapan natin ngayon is yung grip. Yan. So ano nga ba yung grip? All right? So and yung resilience. So yan yung pag-uusapan natin for this session. All right. So yan, nakalagay dito sa slide ko, I put acronym sa salitang grit. So una is give it your all. So talagang katulad niyan, if you're grade 4 student, so minsan ka lang maging grade 4. So give it all. So give your best na. Kasi alam ko naman wala naman sa inyong gustong maging repeater or ay gusto ko po mami or gusto ko po daddy ulitin ko yung grade 4 ko, 'di ba? Wala namang ganun. So if you're grade 5 student, so talagang you will give your best also kasi ang nasa isip mo, you are in the middle of grade school. So grade 5 ka na. So the next step is to be a grade 6 student. So that's why you will give it your all. You will give your best. And also, especially if you're a grade 6 student right now, so definitely you will give it your all kasi yun na yung last year mo sa grade school department and you will enter ano, junior high school, which is grade 7, 8, 9, 10. Diba? So, give it your all. So, give your best. Kasi, isang beses mo lang dadaanan yung school, I mean, yung grade na yan. So, if you're only a grade 4, your grade 5, and your grade 6, so give it your all. Give your best already. Kasi, yun nga, sabi ko, wala naman, alam ko naman for sure, wala naman sa inyong gustong balikan kung ano yung currently grade nyo ngayon. Alright? So ano pa? Redo if necessary. So anong ibig sabihin nito? So if na overlook mo na na, for example, meron kayong assignment or meron kayong project na ikaw mismo, personally, ikaw bilang estudyante, parang you're not satisfied sa ginawa mo. So redo, pwede mong bawasan or pwede mong dagdagan as long as sa tingin mong hindi mo na ibigay yung best mo or sa tingin mong hindi yan magugustuhan ng teacher mo, tanggalan mo na kagad or ay redo, yun nga, palitan mo na kagad. Diba? Ano pa? Ignore giving up. So ayan, sabi nga, diba, yung pinaka-famous na quotation or pinaka-famous na line na ano yon, winners never quit and quitters never win, di ba? So the moment you stop, the moment you give up, that's the moment you lose. Yun na yung moment na natalo ka na. So lagi namin pinapaulit-ulit sa bawat isa sa inyo na you are a champion, you are a child of God. At the same time, sinasabi namin na keep on learning, di ba? Learning is fun and learning never stops.
katulad nga nito, even though pandemic, di ba, we're thankful and we're grateful na yung learning natin is continuous, di ba? Alam naman natin na yun nga, maraming ibang schools na they are struggling, or not because dun sa school, but specifically, nahirapan sila because of the place kung saan sila ngayon, di ba? Until now, parang yun nga, merong mga still naka-lockdown or naka-quarantine pa rin yung dun sa place nila. So we're thankful and grateful na we're here and at the very comfort of our zone, natututo tayo, di ba? So ignore giving up, di ba? So pwede ba sabihin mo sa sarili mo, I will never give up. Hindi ko narinig, sabihin mo, I will never give up. Yon, that's the spirit champion, di ba? A champions never give up. So talagang they keep on moving forward. Katulad niyan, grade 4, hindi mo naman sinabi kay mami or kay daddy mo na, mami, grade 4 na po ako, mag-i-stop na po ako, give up na ako, hindi na ako mag-grade 5, di ba? Alam ko naman na wala naman sa inyong ganun yon. So, or ikaw, sinabi mo, mami, daddy, grade 6 na ako, give up na ako, hindi na ako mag-aaral, di ba? So definitely, alam ko, wala sa inyong nagsasabi ng ganun kasi learning never stop, di ba? Patuloy at patuloy yan. Alright? So yon, ignore giving up and last is take time to do it right. So kanina sinabi ko, redo if necessary. Ito namang take time to do it right. Kapag for example, meron kayong quiz sa isang specific na subject, tapos that quiz, alam mo naman na sinabi sa'yo ng teacher mo na, oh, medyo mababa ka sa akin nung first quiz mo, di ba? So, the next time, you will do it right. Anong ibig sabihin yun? Meaning, baka kinapos ka sa oras ng pagre-review or baka masyado kang nagkaroon ng confidence, kumpiyansa sa sarili na, ay, kaya ko na yun, alam ko na yun, di ba? So, take time to do it right. So, to make it simple, talagang you need to keep on improving yourself. Alright? So nakalagay nga dyan, sinabi ko, grit is very important trait of being self-directed learner in education. So bilang estudyante, it is the attitude of being passionate to learn. Diba? So yun, passionate to learn. So talagang, kumaga sinasabi nila, gigil. Meron ka talagang personal na passion. Meron kang drive na ikaw mismo gusto mong mag-aral, 'di ba? Kung ikaw mismo yung may gusto noon, walang makakapigil sa inyo, no? Sa iyo noon, 'di ba? So 'yun nga, attitude of being passionate to learn, able to persevere no matter how hard and how many tasks he needs to comply. All right? So 'yun nga sa inyo bilang grade school students. So meron na talaga kayong mga tasks na pinapagawa sa inyo mga teachers nyo. So instead of questioning, bakit teacher ganito, bakit teacher ganyan? So why not take the challenge and do it? Kasi alam ko naman lahat ng teachers nyo, hindi naman kayo ipapahamak nyan. Lahat naman ng pinapagawa nila sa inyong task, yung mga projects, yung mga performance task na yan, it's all for your good kasi they are preparing you for something greater or something na yun nga yung higher pa na your level kasi hindi naman yun nga sinabi ko it will never stop. Alright? So in the context of new normal in today's generation, this is really a hard thing to do. So tama ba? Mahirap nang magkaroon ng grit, yung grit, yung attitude na talagang hindi ka nag-give up kahit mahirap na. 'Di ba? Mahirap na 'yon ngayon kasi kahit grade 4 or grade 5 or grade 6 students, meron ka lang, nainis ka lang, ipo-post mo kagad sa social media, 'di ba? Sa cellphone ko, ganoon. Ipo-post mo kagad sa My Day mo or sa IG stories. Alam ko naman nakaka-relate kayo doon.
Alright, diba? So parang ngayon, it's easy to, ano, it's easy to run or ang daling magreklamo instead na mag-comply, diba? So, that is why here in Life College, so we never stop motivating our students. So kayo yun, champions, we never stop on encouraging you, motivating you, keep on saying positive words. Kasi yun yung totoo. That's your identity, di ba? Our God didn't make us to be a follower. God make us to be a leader. That's why we keep on saying that those words na lagi naming sinasabi sa inyo, you are a champion, you are a child of God. Kasi that's true. Yun talaga yung identity ng bawat isa sa inyo, di ba? So, sinasabi namin, we never stop motivating our students to always give their best and do whatever it takes, di ba? So, para mas makarelate kayo, pwedeng i-relate natin to sa laro. O, ayan, pag-usapan natin, di ba? Alam ko naman, majority sa inyo, meron kayong kinawiwilihang games, di ba? So parang ganito, pag naglalaro ka, for example, level 1, level 2, level 3, pagdating ng level 4, hindi mo naman sinasabi sa sarili mo na, ay, give up na ako, mahirap kasi, ititigil ko na tong larong ito, uninstall ko na tong larong ito sa cellphone or sa laptop. Ganun ba? Diba? De, most of you, kapag gustong-gusto mo yung laro, kahit napahirap ng pahirap yung level, mas nai-excite ka. Kumbaga kahit mahirap, kung ano yung kailangan mong gawin, gagawin mo talaga para makatawid ka sa next level. So, same thing din sa pag-aaral mo. Diba? Kung grade 4, medyo konti lang or medyo yung mga assignments para lang sa level mo ng grade 4, ngayong grade 5, expect mo na na iba na yun. Diba? So, ikaw naman, kung if you're a grade 6 student right now, so iba na rin, expect mo na yun. Every grade level requires a great or a better version of yourself. So, lagi yung tatandaan yun. Diba? So, kung grade 3 ka, pagpasok mo ng grade 4, dapat i-prepare mo na yung sarili mo. Lagi mo sasabihin, I am a champion, I am a child of God, and I can do all things to Christ who gives me strength. And lagi mong tatandaan na yung grade 4 will require a better version of yourself. That's why you need to study. Study well. Diba? So yun nga, binanggit ko kanina, parang sa games din, relate mo yun. Diba? Hindi naman dumating sa point na, ay, ang hirap na nitong level na to, I will stop playing this game. Diba? Hindi naman ganun. So sa pag-aaral mo, hindi rin ganun. Hindi mo rin pwedeng sabihin na, ay, ang hirap nito, I will stop studying, di ba? Hindi. So, basically, that's the principle of this world. So, itong grit na pinag-uusapan natin ngayon. Yun yung refusing to give up kahit na nahihirapan ka. Kahit na minsan parang iniisip mo, ay, wala na akong time maglaro. So, which is dapat lang kasi right now, officially enrolled ka na. And merong time lang for games and meron ding time for to study, 'di ba? So, 'yun yung main topic or 'yun yung the main subject ng pinag-usapan natin ngayong session natin ngayon. Kasi we want you champions to really be a leader of this future generation. 'Di ba? Ayaw namin magkaroon ng estudyante na takbuhin. Alam niyo yung takbuhin, yung tipong pag nahirapan, tatakbo na, ayaw na kagad. Hindi. Diba? We want you to be trained. Diba? Yung mga athletes, ganun. Hindi naman nila sinasabi sa coach nila or sa trainers nila na, coach, ang hirap-hirap naman, ayaw ko na. Diba? Minsan, papagalitan ka pa. Bakit? Kasi, alam nilang, hindi lang yun yung best mo. May kaya ka pang ilabas sa sarili mo. So, that's why this school year, even though nasa new normal tayo, ganun din yung ginagawa sa inyo ng mga teachers nyo. We want you to give your best, to refuse giving up,
to have that that mindset of grit, yung grit mentality na I will refuse to give up, diba? No matter, I will do whatever it takes. Kung ano yung nasimulan ko, tatapusin ko. Kung ano yung mga kailangan i-comply sa subject na to, gagawin ko. Diba? So, I know naman, kaya nyo naman yan. You just need to focus. You just need to really give your best. Always. Sa study mo. Alright, champions? So, I hope meron kayong nakuha or meron kayong mga takeaways dito sa pinag-usapan natin ngayon, yung ating SDL or self-directed learning session ngayon. So don't forget na gawin yung inyong mga SDL goals na iku-comply nyo yan through Gmail. So alam ko naman na yung instructions is nabigay ng malinaw ni Teacher Chuck regarding that. So do it. So, para at least alam din namin kung ano yung mga natutunan nyo or kung ano yung mga realizations nyo during our SDL sessions. Alright, champions? So, I hope and alam ko naman na marami rin kayong nakuha or mga natutunan dito sa ating SDL sessions today. So, always remember the grit. So, yung being passionate to learn and persevere no matter how hard and how many tasks you need to comply. Alright, champions, so keep safe and God bless. Enjoy learning.